Nakakadiri, tabihan niyo yung itsura niya. Pero pagkatingin mo naman, masarap naman siya. Hindi, kung magpapaka-judgmental na naman tayo, parang hindi siya mukhang masarap. Pero tara, tikman natin, subukan natin na mapatunayan. Ah, sobrang tigas niya, feeling ko madudurog yung ngipin ko, kakanguya. Siguro yung nasa kuko nila na makikita, sarap talaga yon. Ang ilalim pa na kinakain ako big canal, kaya pala may ibang lasa. Ito, iba yung lasa na naaamoy ko. Kaya pala it brings back memory. May nakiinom, be. Nagulat ako. Okay. Walang baso, baso. Banyawat. So, meron... Kapani ulit. Tag-abot ako ng tubig dito ngayon, be. For today's video, tag-abot ako ng tubig. So, dahil na-delay naman yung biyahe natin, I decided, dito na lang muna ako mag-explore. Total, maganda naman itong lugar na to eh. Actually, in-advise sa akin ng mga tao na pumunta dito. So, andito ako. Suppose para dumaan lang. Pero be, dito na ako talaga tonight. So, hi guys! I have your name. Bin. Bin? Bellpuri. Ah, Bellpuri. Yes, yes, I remember. Yeah. So, ito naman ba yung tinatawag nilang Bellpuri o yung parang kumbaga version nila nung ampaw natin. Pero yung sa kanila, medyo maasim, maalat at maanghang. At nilalagyan rin nila ito ng sabaw galing sa sampalok. Ayan, nakita nyo naman kung paano nila i-prepare, di ba? Halo-halong uri siya ng ampaw at meron ding mga beans. So, kung naalala yung chichiriang halo-halo, ito yung version nila. At isa talaga ito sa kanilang mga paboritong street food kasi mura na. Masarap pa. Huwag kayo dyang ano. Tingnan nyo naman, o, diba? Tinitimbang talaga nila para sukat na sukat. At syempre, fair. Ayan, may pa-special pang dagdag si kuya. So tara, tikman na natin to. So ayan guys, adito tayo guys. Bumili ako ng street food nila. Tatawag na ito na Bellpuri. So, kung makikita nyo naman, ito yung kanilang paninda. Ayan. So, dito na kami sa gilid mismo ng kalsada, be. So, yes. So, pinagsama-sama nila lahat ng flavorings nila para dito. So, tara, subukan natin. Diba? Hmm. Explode yung lasa niya sa ating madlang people. Kaya, kakaiba, be. Kumbaga, yung sa atin yung ampaw natin, pero ito, maasim na maanghang. Wow! Yung sauce na nilagay, parang sauce ng sausawa ng kwek-kwek. Makakapili ka ba ng iba't ibang klase ng Bellpuri dito? So, iba-iba yan. Merong medyo cornix, merong mix ng beans. Iba-iba ba? Para ako makain ito ng chips na mayroong flavoring pa nila. Ayun o, para siyang ampaw na ensalada. Actually, nung una, parang nakakadiri, tabihan niya yung itsura niya. Pero pagkatingin mo naman, masarap naman siya. At last, anos, di ba? Napalood nila ako, be. So, para sa Bellpuri na to, be, 20 rupees to. And minsan, snack na to ng tatlong tao. Lalo na pag gusto mo na ng merienda at mamunguya, perfect!
So ayan Ben, dito na yung ating in-order na vegetable kebab. Gusto mo yung kebab talaga siya. At syempre Ben, ganito nila ipine-prepare yan. Una siya, para nililinis muna nila yung sangkalan. Oo, take you kuya ha, kasi marami sa inyo nagreklamo eh. So ayan, nililinis ni kuya yung ating paghihiwaan ng pagkain. And ito na yung ating kebab. Oo, dito ba sa Haridwar be, kilala sila sa pagiging vegetarian dahil isa sa 7 holy cities ng India. At ayan o, kung tatanong nyo anong bang laman yan Kuya Francis, mukha siya ditong hiniwang longganisa. So ayan, is gawa sa potato, peas, cabbage, sweet corn, beans. Siyempre meron na rin yung mga carbs at iba't ibang pampalasa mula sa India. Para naman kahit walang meat, eh malalasap talaga natin ang tunay na sarap. Oh, so after nilang hiwain yan, makakatikim tayo ng hiwa ni kuya. Ilalagay niya na yan sa kanilang kumukulong mantika. At syempre sa mantika nila dito, makikita mo naman be, parang fresh graduate 5 years of experience talaga. Tingnan mo, parang 2 weeks pa lang pero meron ng lasa na inipon ng 2 years. Oo, meaning to say, sobrang sarap din talaga itong mantika na to. Flavored din to, no? Oo, so sa papalutungin nila dyan sa kumukulong mantika itong ating kebab hanggang sa maging ready na ito. So ito ba yung malapit lang sa railway station at sa kanilang bus stand, kaya naman paboritong kainan to ng mga tao. Siyempre alam mo naman dito sa India, ang mga biyahero mahilig sa mura, sa masarap, sa madali kainin, at siyempre sa malasang malasa. O ito si Kuya Bongga Bongga, diba, kahit nagtrabaho hindi nakakalimutan ang jowa. Kailangan ganyan, kahit may work matutong mag-update. Oh, 'di ba? Pagsabayin mo yung work at yung relationship. Oh, hindi po na ni Kuya kung mainit pa ba. Sabi niya, "Okay, ready na 'to. I-serve na natin." Tinanggal niya na yung onting mantika. Kailangan natin ibalik dahil may gagamit pa niyan, sabi niya. At alam mo naman dito sa India, be, ayan, masarap na 'yan. Dahil syempre, yung mga seasonings talaga nila, ayan, dinagdagan pa ni Kuya ng onting at hinalo niya pa. Bongga talaga, 'di ba? Oo. At ibabalansehin niyan be ng lime. Siyempre dahil may onting alat-alat na yan. Iba na yung lasa niyan. Masarap na yan. Yes, sobrang organic. Pati yung panghalo nila, kamay lang ng tao. Hindi na taob yung kanyang mga shake-shake price niyo dyan. So ayan, diba Bongga? So inilagay na ni Kuya sa ating plato para matikman na natin yung kanyang inihanda. Siyempre, alam ko sa inyo be, iba-iba yung tinitingnan niyo sa mga siniserve. Minsan yung nagtitinda, oh, bet niyo ba yung nakulay pula o yung nakulay blue? Ayan, habang siniserve niya yung ating, habang hinahanda niya yung ating sauce. So, sinong bet niyo dyan? Yung naka-blue or yung naka-red? O, dinagdagan pa ni Kuya Blue ng lime. O, Bongga. O, may patomato pa si Kuya. O, kaya magandang kanilang kutis. O, diba? Hindi pimpulin. O, taray. Nilagyan niya pa ng, ayun, naghiwa na si Kuya ng onion. O, sabi niya, o, pigyan mo yung onion. Dito ba, kumbaga yung sa atin, nakahiwa na yung onion at saka yung kamatis sa sauce. Diba, nandun na. Sa kanila dito ba, self-service. Ayan, ikaw na maghalo-halo. Ayan o, ayan na yung kebab at yung ating sauce. So tikman na natin. So eto siya, vegetable siya be. At eto yung kanyang sauce. Kita nyo ba dyan? May nakiinom be. Nagulat ako. Walang baso. Anyawat. So, meron. Ang kapani ulit. Tag-abot ako ng tubig dito ngayon, be. For today's video, tag-abot ako tubig. So, ngayon, be, titikman natin ito kanilang vegetable kebab. Ito yung kanilang sauce. May yes, you're welcome. Don't mention it. So, titikman na natin. Ito, for real na talaga. Titikman na natin itong kanilang kebab. Nakita niyo naman, pina-crispy talaga nila ito. So ito yung kanilang sauce. May kamatis, may onion. Ah, sana hindi siya maanghang. In fairness talaga, be. Yung talaga mapasok yung do not judge the book by its cover. Yung lasa niya, be, lasang imbutido. Wow! Ang sarap. Nag-chismisan nila kung taga-saan ako. Medyo crispy-crispy siya. Medyo
papunta na sa panghalo sa ano, cemento, taga cemento. Crispy crispy siya. Mas matigas siya sa mga nagsabing, lalaki ako. Oo, ganun. Tigas. Hindi ko alam kung narinig yung gano'n siya crispy. Subukan natin ah. Sobrang crispy. Wow! Alam mo yun ba, ang simple lang. Yung mga ganitong kainan ba talaga, pag sa gilid-gilid lang. Yung merong, sabi nga nila, minsan mas madumi pero masarap. I don't think na marumi naman talaga. It's just me being honest ha. Hashtag no offense. So, kinakamay lang talaga nila pero hindi naman siguro marumi. Siguro yun nasa kuko nila na makikita, sarap talaga yun. Kasi ako ba minsan ba malinis naman akong tao. Pero sa maghapon ko talaga dito, minsan kahit wala na akong kuko, meron at meron ako nakikitang laman. Grabe ang sarap. Naman gusto ko itong kamatis. Fairness ba, masarap. Ah, sobrang tigas niya, feeling ko madudurog yung ngipin ko, kakanguya. Reverse, ang mangunguya dito yung ngipin ko. Ngipin ko yung madudurog, kakanguya ako. Pero ang sarap ha. Parang bahid ng gulay. Lasa talaga siyang embutido. Na crispy crispy. Kulang na lang ng pasas. So ito ba, mayroon ako ngayon ditong tali. Yun ang sabi sa akin. I'm not sure. Hindi ko talaga sure talaga kung ano itong binili ko be, pero ganito nila ito pinaprepare. Sa pagkakaalam ko, ang tawag dito is roti. Ayan ang roti nila be. So, ganyan nila yan lutuin. Una, minamasa nila yung tinapay, pinapalo-palo, at pag naging flat na, saka nila ilalagay dyan. Minsan ginagamit nila yung puwet ng kawali, oo, yung parang ganun, para lumapat ng maayos pag niluto nila yung dough o yung harina or ang tawag dyan. Siyempre, dahil dito sa India be, hindi naman talaga sila mahilig sa kanin. Ito yung nagiging partner talaga ng kanilang kanin. Although minsan pinipair up nila sa kanin tulad ng pagkain natin today. So ayan, aside sa tinapay, meron tayong may mga sauce and chat tayong kasama. Meron tayong kasamang rice. Siyempre, maganda yun para sa atin Pilipino. Gusto natin ng kanin, di ba? And bongga pa yan, mabigat talaga kasi meron pang tinapay. Actually, itong mga itong pagkain, sobrang mura lang. Very, very pangmasa. And syempre, meron sa kanila ditong mga patatas. And meron din sila ditong mga dal. Yung dal base, parang munggo siya. Parang lang, pero hindi siya munggo. Tulad nga lang sinasabi ko, kung medyo malawak yung imagination ninyo, baka mag-iba yung image. Pero let's try para malaman natin. So meron niyang dal, meron niyang dal, may rice, may roti, and may sabji. Kung magpapaka-judgmental na naman tayo, parang hindi siya mukhang masarap. Pero tara, tikman natin, subukan natin na mapatunayan. Yung kanyang roti, kuha tayo ng kanilang dal. So itong dal nila be, it's not the dog, the dal. It's so fantastic kasi gulay lang lahat to be, dahil nasa vegetarian niya tayo ng lugar. Sarap ah. Ang pinaka na ibabaw na lasa is pinaka kinuha kasi patatas, diba? Meron siyang lasa na hindi ko alam kung lasa. Lasang gamot yung naiisip ko. Yung amoy ng gamot siguro na. Dati sa nung bata kasi ako, meron sa aming pagawaan ng gamot. So naamoy ko yung amoy ng gamot. Hindi ko alam kung may ano to, anong halaman nilagay dito. Ito tayo sa dal. Dal pala.
Mm. Iba yung creaminess ng dal nila. Mm. Wow. Iba yung lasa niya yan. In fairness, interesting yung lasa niya. Hindi ko alam ma, pero parang lasang, may lasang pabangus sa ewa. Hmm. Ang ilalim ko pala, big kanal, kaya iba yung lasang pabangus. Ang ilalim pala kinakain ako, big kanal, kaya pala may ibang lasa. Parang iba yung lasa na naaamoy ko. Kaya pala it brings back memories. Kasi yung bahay po namin dati, likod ng bahay namin kanal. So it brings back memories pala talaga. Mm. Mm. Sarap. In fairness mo sa kanin naman nila dito, masarap yung kanin nila, in fairness. Nahingi ba ba yung lasa ng broccoli? Broccoli ba to? Cauliflower! Cauliflower pala yung nalasahan ko. Mm. At kanin yun. Alam mo yung naglalakad lang ako, nakita ko, may mga kumakain sa tabi ko. So ako yung parang, ay dad, subukan ko din. So ito, Ben. Tsaka sobrang mura lang niya, Ben. 40. So ito naman, Ben. Bumili naman ako ito, Ben, ng panibagong street food. I think dessert to kasi matamis to. I think. Itsura niya matamis eh. So sana hindi ako biguin. Dahil kumain ako na napakaraming maalat, gusto ngayon ng matamis naman. Para naman tumamis ang ating buhay. Mmm! Ang sarap, ang tamis nga, be. Saktong-saktong sila hinahanap kong panghimagas. Mmm! Name? Kulab Jamun. Ah, Kulab. Kulab Jamun. Yeah. Kulab Jamun. Tama ba ako? Please comment down kung tama. So good. Mmm. Mmm, harap. It melts in your mouth, babe. Very nagka-caramelize lang siya. Tapos pag pinasok sa bunganga mo, nag-melt lang siya. Ang sarap. Grabe. Mmm. Sobrang sarap. Grabe. Tamis, caramelize. Ayun talaga may flavor niya. Sarap. Dito talaga ba sa India, kahit saan ka mapadpad, makakakita ka ng street food. Kaya naman, kung ano man yung kinecrave mo, for sure, meron ang Indiang maibibigay sa'yo. Although, yun nga lang, nasa Indian flavor. Ito naman ba ito yung tawag nila dito na pakura. So, siguro the best description na maibibigay sa inyo dito is parang tempura-ish. Pero hindi siya hipon na, kasi ang laman niya is minsan gulay, lalo na dito sa lugar na ito, o sa ibang area naman, pwedeng chicken or pwede rin seafood. Siguro pwede na rin itong ihambing sa ating mga toknene. Total, dahil piniprito din naman siya at binabalot din naman yung gulay or yung meat or yung whatever ng butter ng harina. Oo be, parang malapit sa atin to dahil tingnan mo naman, oh, mantika pa lang, malapit na, alam mo naman yung kapitbahay nyo, ganyan din pag magprito, di ba? Oh, aminin. Tapos pag pinrito nila yan, lalagyan pa nila yan ng onting pampalasa at bongga dito dahil yung pagkain nila nakaserve talaga sa halaman. Oh, di ba? Napaka-organic, zero waste. Bongga. Oh, ito yung kanilang sauce, oh. Mmm, sarap. O tara, kain tayo. In fairness, be, sobrang nag-enjoy ako sa pagkain nila dito.
Ang sarap, grabe. Tapos tayo kumain, iinom naman tayo ngayon ng masarap na chai. So ayan, magpre-prepare na dito si Manong ng ating inumin. Tara. At syempre, Bedella, sa India tayo, hindi pwedeng mawala ang kanilang paboritong inumin. Walang iba, ang kanilang masala chai. Be, ito ang most consumed beverage in the world. And dahil dyan, thank you sa India. Pero alam mo ba, na ito ay influence talaga ng British sa kanila dahil sila yung nagdala neto sa India nung sinakop nila yung India. Pero ang tunay na chika, ang mga Chinese talaga naka-discover neto. So dyan niya guys, ilalagay yung ating iinumin na chai. Na very natural, very local, and very organic talaga. Wow. Kit na? So ayan guys, tara inom tayo dito ng ating mainit na chai, sobrang init. Sarap. Ha, refreshing. Medyo worry labi si mother sa likod ko, eh. Yes, mother, laban na po tayo. Kain. Ay, inom tayo. Bagay, cheers. Pag ganyang merong away, inom na yan. Agay na yan. Shot yan, shot. Ang pangmalakasan dyan, babe. Wala siyang kaawan.